So, welcome guys sa Bayan Trading Channel. Bali, review naman tayo ng global stocks. So, pasensya na medyo, recently din nakapag-review ng global stocks. Medyo busy kasi. So, pagdating sa work, medyo ano na. Pagdating galing work pala, medyo pagod na rin. So, pasensya na kayo nakapag-review. Pero may review tayo. Okay, sa mga hindi pa nag-trade ng global, so sa description, sa baba, sa link. First, pwede kayo mag-join sa group namin para makuha kayo ng idea at least kung paano kami mag-trade sa global. Share kami ng ideas dun sa group. So, marami na nagpa-participate, nagsisend ng chart, nagsisend ng bias, fundamentals, and technicals. So, nandun. Then, kung wala ka pang account, okay, by the way, I'm using most of the Filipino, I think, using eToro, lalo sa Pinas. Ako sila sa Middle East. So, meron link sa baba, mag-register ka dun. And, pwede ka mag-demo kung gusto mo. Eh, ang maganda kasi sa eToro ngayon, gusto kong i-highlight is ano sila, 0% commission sa US stocks. So, and you can buy as low as $50. Okay, fractional share. So for example, si Tesla, okay? For example lang, Tesla is now is on 1,100. 1,001 per share, okay? So yung $50 na bibili mo, maging fractional share siya. Okay, like point something. Pwede ka mag-invest at the same time, low zero leverage, leverage at one. Parang PSA lang. At least nakakapag-double ka o nakakapag-diversify ka sa global market. Well, like Microsoft, kahit IBM, Amazon, Google, Facebook. So, lahat. Okay, so, yun lang guys. Okay? So, start na tayo, Tesla. So, isa to sa mga major movers last time. Yun nga lang, biglang na gano'n yung volume. So, nagkaroon to ng price and volume divergence. So, mainly, ako kasi, sa totoo lang, tumitingin ako ng divergence sa price and volume. Okay, napaka-rare, nagamitin ko si RSI kasi para sa akin, based on personal experience na rin, medyo hindi reliable para sa akin. So, sa iba naman gumagana yan, pero sa akin kasi parang medyo hindi reliable. Mas gusto ko talaga yung, parang ito kasi matatago yung supply and demand. Okay, so maraming gustong bumili pataas, pero yung volume maliit. Okay? I mean, umangat yung price pero yung volume lumiliit. Ibig sabihin, yung participation, mostly sa mga parang small players na lang o konti na lang yung nagpa-participate. Okay? So, pag ganito, ang tinitingnan ko is yung meron itong potential na bumaba. Okay? So, ganyan ko tinitingnan si Tesla now. Ilang base na tinest yung resistance pero hindi pa rin na. All-time high ito guys, hindi niya pa rin mabasag. Okay, so potentially pwede talagang maging formed ng double top to. So first top, bounce, then second top. So yung pinaka-neckline niya ng pattern, tanggalin natin itong isa kasi ito yung recent all-time high. So tanggalin ko na to. Now ito yung neckline niya para sa akin. Okay. So syempre, hindi naman tayo sure dyan. So potentials lang ang tinitingnan natin. Again, yung trading with trade probability. So, yung first break dito, yung tinitingnan ko na first parameter, okay, first consideration na pwede siyang humina, then yung break ng neckline, okay, nung pinaka-neckline, nung pinaka-pattern, neckline din naman yan. Okay, parang head and shoulder lang. Tapos pullback. So, napaka-particular ko sa pullback kasi bihira kasi akong gumamit ng mga indicators. So, napaka-useful naman ng mga indicators kasi lalo sa iba, napapakinabangan nila. Siguro hindi lang ganun komportable or mas sanay lang ako talaga na medyo malinis yung chart tingnan. Okay, so ganito yung titignan ko kay Tesla sa short position kasi nga yung price and volume divergence. So, kahit mag-breakout yan, hindi ko muna sasakyan ko si Tesla. Okay, so yun ang kay Tesla, American Airlines. So, ito yung mga tradable stocks. O, I mean, marami nagpe-perform. Although sa global naman, global kasi maraming ano eh maraming pagkakataon para makapag-participate kasi may shorting. Okay, so walang problema liquidity sa kanila. Okay, so ayan, nabasag na yung pinaka trend line. Inaasahan ko ato mag-bounce eh, pero talaga wala. 2 days gap daw, no? So again, lagi kong binabanggit sa mga previous video ko na rin, yung mga gaps na ganito napaka-prone sa global. Kaya paggagamit ka ng leverage, sana mababa lang. Kung nagsisimula ka pa lang as much as possible, huwag ka managawagat ng leverage. At leverage up pa lang, okay na yan. So, engage mo muna kung kaya mo sabayan yung market. Kasi mga gantong gap, pag may leverage up,
at least kahit ito nga yung leverage mo, punit ka talaga dyan sa mga ganyang galawan. Okay, but still, natingin ko kaya American Airlines, so buy pa rin ako dito. Pag nag-test sa support level na to, so potentially titignan ko ng mga buy position niya. Si American Airlines, okay? Beyond. So, mga nire-review ko lang guys, yung mga may yung tingin ko malapit na sa mga execution na pwede na natin bilhin or i-trade or i-short. Okay. So, Beyond Meat. Okay, sa mga hindi nakakaalam, isa to sa mga competitor ni McDo, nagkaroon sila, nag-start na sila magkaroon ng footprints nila sa China. So, kaya nagkaroon to ng mga spikes. Okay, yun nga lang, syempre, tulad yan, lagi may liquidity. Syempre, stock market yan eh. Hindi naman natin makikita, dire-diretso lang yan. Okay, unless lang talaga tulad ni Tesla yung nangyari na from 200 to 1,000. So, napaka-rare ang ganun. Although to, si Bian, kung napansin yun, pagkaroon ng dip, okay, from 53 to 152. So, ang laki ng ginam. Okay, so kay Bian, mate, actually, bullish ako dito. Kaso, tingin ko overextended na rin ito. So, ayan, yung volume niya rin, wala na pababaan. So, ito, nagpa-flat naman siya. O hindi tulad ni Tesla, makikita nyo, talagang parang hagdanan na pababaan na lang. So, pinaka-main take ko dito, pag hindi ito react dito sa area na ito, so, potentially, dito na ko yung dito sa around 140. So, pwede akong mag-buy dito. Then, medyo mataas kasi yung ATR niya. Kaya, pag ganito guys, medyo iwas ako eh. Unless lang iyan ako siya, i-scalp ko lang siya. So, napakalaki ng i-scalp mo rito. 10.41. So, imagine mo yun, 7% sa blue chip stocks. Pero, may upside momentum naman. Ibig sabihin, maganda naman yung pinaka-reward ratio. See? Reward ratio of 2. So, solid pa rin yan. So, pwede kong position na yan dyan sa area na yan. Pwede yung support level. Okay, so yun lang kay Beyond Meat. May mga lumalabas sa report kay Apple, so tingnan na rin natin. Apple. Okay. So, good opportunity rin naman sa global, guys. Yun nga lang, huwag na magkagamit ng leverage. Yung mga nakikita nyo ng mga gumagamit ng leverage na double your money in 1 month, double your money in 2 weeks, napaka-high risk talaga nun. So, unless prepare kayo, talaga may solid system kayo in terms of high risk trading, sige, walang problema, wala nang pipigil sa inyo. Pero kung na-hype lang kayo, so tingnan nyo muna kung kaya nyo talaga sabayan. Kasi in 1 minute, pwede kayong i-wipe out yan ng mga high leverage, okay? So, ayan, kay Apple, hitting na to ng trendline channel. Actually, flat ko na to last time. Hindi ko lang na-review. Kasi may mga positive report na lumabas dito kay Apple. Yun nga lang, hindi ko na to na-trade kasi medyo busy lang. So, naka-position ako sa tatlong stocks. Okay, so, kay Apple, hitting the resistance. Trendline resistance. So, potentially, pwede siyang bumalik dito. Pero syempre, yung pinaka-first area of buy kasi nga all-time high, around 350-357. So, all-time high yan kay Apple. Potential stock. So, kung yung trade, pwede siya mabilisan, pero na positioning or invest, so malaki yung, malaki yung pwede niyang i-taas. Okay? So, doon tayo sa tatlong hawak ko, Walmart. Okay? So, mga dinakaka lang, Walmart, consumer company. Okay? So, yan, si Walmart, ako dito. Kung gusto nyo panoorin yung previous review ko rito kay Walmart, bago nung unang basic na position ako dito, panoorin nyo nung around, yan, yung June 18 or June 19, something like that. On that date. So, i-check nyo kung ano yung bias ko, kung ano yung take ko sa kanya. So, okay, kaya Walmart, maganda yung break niya sa Fib. Kaso, bumalik din. Okay? Bumalik din sa area na yun. So, holding the support naman, support zone. So, hindi pa ako nag-out dito kasi nga, leverage man lang ang ginamit ko rito kay Walmart. Kasi, syempre, mas safe. At saka, hindi ko rin matutukan yung market. So, ang TP na tinitingnan ko niyan is medyo mataas. So, ito yung pinaka-TP 1 ko sa kanya. Itong area na to. Okay? Tapos, ang TP 2 ko sa kanya, syempre, lagi ako may sineset na TP 2. Kahit saan, itong area na to. Okay?
So, kay Walmart kasi pattern trade lang ang ginawa ko dyan. So, tingnan nyo yung previous review ko para makita nyo kung paano ko siya. Para makatulong din sa inyo. Okay, next is Grubhub. Okay. Itong Grubhub, mainly, actually, ang binili ko lang to mainly on price action. So, wala akong binasang news dito. Yan, tuloy nyo, kita nyo, below the, ano pa rin. Yung volume niya is below average pa rin, although may mga buy-ups na. So, gain na ako dito. Kaya kay Grubhub. Ang ganda ng break ng ano, ng, hindi naman all-time high. Yan, aloy, napasobra. Wait lang. Yan, hindi natin. Yan, eto. So, kapansin nyo is from September 2019. So, medyo matagal-tagal na to. Diba? So, solid break yan. Pero bago pa lang yan kasi, nag-consolidate na ako ng position ko sa area na to. So, nung nag-break siya dito, yan, medyo nag-consolidate na, nag-ano na ako niya, nag-buy na ako ng, ano, nag-buy na ako sa area na to. Gusto ko pa itong dagdagan, kaso, mga over-allocate na ako. Pero, overall naman, solid pa rin si Grab. Ngayon, gusto ko sumabay, para sa akin, buy on support na lang. Okay? Kasi kung hindi mag-hold itong area na to, baka, mag-test pa yun ng lower support. So, dapat yan pala mag-hold na. Diyan na lang kayo sumabay. Pwede pa ng konting konso. Diyan nyo na lang sabayan. Okay? Si KR. Okay, si Kroger isa rin to sa consumer stocks. So, binili ko, maganda to kasi, siyempre lang naman natin, yung consumer stock, Amazon, yan, Kroger, Walmart, Beyond, mga resto. So, may mga high potential yan. So, si Kroger ganun din, trading in range. So, tingnan natin. Kasi, malaki potential nito on the long run. Okay, so, yun lang yung registration ng Kroger. Okay, so, yun lang guys. Again, description ng video, makikita nyo yung mga link na kailangan nyo kung gusto nyo mag-participate sa global trading. Again, personally, guide you. Okay, just register on the link. And, sa mga sa group, pwede nyo i-PM directly. So, yes ko kayo. Okay, siyempre, sa best at again lang. Hindi naman pwede sobrahan yung ano, mga advice ko sa inyo, diba? So, yun lang guys. Thank you and God bless.